palakpakan po natin ang Panginoon, yung palakpak that God deserves. Pinakamalakas na palakpak. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we give you glory. We give you honor. Sige po, pwede na po tayo na maupo. Salamat po sa privilege na binigay po ni Pastor Ake na makapagsalita po sa inyo. Alam niyo po, excited ako. Sabi ko nga, bakit ako yung ano, eh medyo po wala nga po siyang boses. And excited po ako kasi yung pong naranasan namin nung kami ay mag-missionary o yung lakbay-aral sa Jerusalem ay talaga pong pagpapala na napakaganda po na na-experience namin. Sana kayo rin. At iba po yung nangyari doon na talaga pong kami po nagtuturo, nababasa namin yung salita ng Diyos at ini-preach namin. Iba po pala pag talagang you experience something na nando doon ka. So, talaga pong, yun po yung testimony namin na talagang in every place that we visited, nandun po yung presensya talaga ng Panginoon. Kung kami nandun sa upper room, alam niyo po ba, nag-pray po kami at talagang bumaba po yung Santong Espiritu doon sa mismong place na yung 120 apostles ay binabaan ng tongues of fire. Sa Jordan River po, kami mapalad na nabaptize uli. Sa Dead Sea, naranasan po namin kung anong klase yung Dead Sea. Lumulutang kami sa sobrang alat. At marami pa pong lugar na talaga po na nagmarka sa akin. Ang mahal po kasi talaga. 160,000 po yung aming pamasahe, lahat-lahat. At ako po yung nagdalawang isip na pumunta dahil nga po, ang laki na nung amount. Pero talaga pong sabi ni Pastor na kay pumunta ka dahil iba yung mararanasan mo. And true to her word, talagang iba po. At yung pinaka-memorable po sa akin ay yung naglalakad po kami doon sa Via Dolorosa. Yung po yung daan na nilakaran ng ating Panginoong Jesus nung siya po yung may dalang cross. So pinipreach natin yan pag nag-EGR. Talagang dinidiinan ko pa yan. Na talagang ang ating Panginoon ay lumakad doon, sugat-sugat yung likod. Pero nung ako na po yung lumalakad doon sa Via Dolorosa, sementado na po eh. Kaya lang po paakyat. So medyo hihingalin ka. Habang naglalakad po ako, naiisip ko po ang Panginoong Jesus. Sabi ko, pinipreach ko lang to eh. Kung ano yung naranasan ng Panginoong Jesus. Pero ganito po pala, ako nga pantay. Wala akong cruise na dala-dala. Tapos nag-enjoy lang kami sa scenery. Pero napapagod ako, nahihirapan ako. Pero alam niyo po, naisip, pinaisip sa akin ng Panginoon, how much more yung dinanas po niya. At mas lumalim po yung aking pagkakilala sa Panginoon at pagmamahal ko sa Kanya. Dahil through that experience, doon ko naramdaman yung sakripisyo ng Panginoon nung daladala niya yung cross. Hindi pa po kami umabot doon sa pinakatuktok ng Golgotha. Kasi po yung tour guide namin, nasabi nila, pagdating mo doon, medyo may mga, mas marami yung Muslim. Lumiko na ika tayo doon sa ano, sa tomb, doon sa pinaglibingan ng ating Panginoong Jesus. Sabi namin, sige po, agree na kami. Kasi medyo nakakapagod nga po maglakad. Pataas, tapos bababa ka. Sasakit talaga yung mga binti mo, mga paa mo. At pumunta po kami doon sa garden tomb. At nakita po namin kung saan inilibing ang ating Panginoong Jesus. At nag-communion din po kami doon. Kaya po talagang napakasarap po na naranasan po namin yon. Iba na po yung pananaw ko. Ano nga po, iyakin ako ngayon. Kumakanta pa lang, nararamdaman ko na po kung ano ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Sana kayo rin. Amen po ba? Gusto niyo bang makarating? Ayan. So talaga po na ang unang-una na ginawa po ng ating Panginoon is to give. Nagbigay. Yan. So ang topic po natin ngayong umaga na ito, at ang dalangin ko po ay mahipo ang puso natin to really give what Jesus requires of us. So ang title po natin, Giving the Heart and Soul of a Christian. Ang ating pong teksto makikita po natin sa Matthew 20 verse 28. Sabi po doon, basahin nga po natin lahat, sapagkat, kayo po, magbasa po kayo, sapagkat, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pakitanong nga po yung katabi nyo, gising ka ba? Pakitanong nga po, nag-toothbrush ka ba?
kasi hindi nyo po mabase. Pwede po bang ulitin natin at malakas po ang pagbasa ng salita ng Diyos? Sige po, ready, go! Sapagkat at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Yun po yung word na dapat po tandaan ng bawat isa sa atin. Sabi po, ialay ang kanyang buhay. Ang unang nagbigay po ay ang ating Panginoon, yung kanyang buhay. At marami pong philosophies sa mundong ito para po tayo'y mabuhay. Kung kayo'y mahilig magbasa ng mga libro na kung paano mabubuhay, maging matagumpay, alam niyo po, napakaraming libro. Kaya lang po, nakakalito. Kung ano yung sinasabi minsan ng ibang mga author. Meron pong mga helpful o nakakatulong na mga philosophy na tunay nga po na makaka-cope up ka, pero nakaka-confuse. So, tingnan po natin yung ilan sa mga sinasabi po ng mga tao. Sa Greece daw po, ang sabi dyan, be wise, know yourself. Maging matalino ka, kilalanin mo sarili mo. Sa mga Romans daw po, sinasabi, be strong, discipline yourself. Bakit nga ba sa Romans, diyan po nagsimula, di po ba yung Olympics? So ang sabi nila, kailangan maging malakas ka. Disiplinahin mo ang sarili mo. Sa mga psychologists po, ang sinasabi nila, be confident, assert yourself. So sinasabi nila, maging confident ka, kaya mo yan. I-push mo yung sarili mo, ipakilala mo yung sarili mo. Ano po ang sinasabi? Sa materialism, ang sabi po dyan. Yung mga materialistic, ang sabi po. Be satisfied, please yourself. Diba ba? Eh, kailangan masatisfy ako. Maiksi lang ang buhay sa mundo. Ilang taon lang ba? 80, pinakamababa. O minsan 70, may 50. Kailangan isatisfy ko na yung sarili ko. Sa mga may pride, ayan po. Be superior, promote yourself. Lagi po yan, yung mga matataas ang kanilang kalooban, matataas ang kanilang pangarap. Gusto nila nag-e-excel, gusto nila pinakasikat sila, pinakamatayog sila. Yun po ang sabi ng mga may pride. At sa humanism, ang sabi po, be capable, believe in yourself. Ano po ang mapapansin nyo dun sa anim na kasabihan na yan? Ano po ang mapapansin? To cope up their lives, ang sinasabi po nila, sarili. Sabi po, di ba, yourself, please yourself, promote yourself, believe in yourself. Pero sa isang Kristiyano, sino po ang Kristiyano dito? Tumagap sa Panginoon, taas nga po ang kamay. Yan, lahat tayo siguro. Meron po bang first timer? Meron po ba tayong guest? Yun, isa lang. Ayan, makikinig siyang mabuti. So, tunay nga po na sa lahat dito sa mundo, laging sarili po natin. Di po ba? Napakahirap po na talagang sarili lamang natin ang iniintindi. Kaya po ang isang Kristiyano, ang sinasabi, pakisabi nga po, be a steward, give of yourself. Steward lamang po tayo dito, mga kapatid. Lahat ng ating tinatangkilik, ang buhay natin, ang pamilya natin, ang pera natin, everything, steward lamang po tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigay mo yung sarili mo. Sino po ba dito yung nakakaintindi ng ganyan? Di po ba? Pero usually, ang atin pong kaisipan, lagi tayo will take. Hindi give. Hindi po. Ako po'y humahanga talaga sa San Jose del Monte. Ang mga tao po doon, talaga pong napaka-generous, napaka-giver. Hindi ko po maintindihan. Sinimulan po ni Pastor Manny, ng mayapa na Pastor Manny. Talaga pong pagpumunta ka sa kanila, ma-experience mo ang generosity nila. Ang mga taga-Mekawayan, ganun din po. Nang kami pumunta sa Israel, nauuna lagi si Pastora Diwani. Maraming dolyar na dala. Talaga pong pagbili kami, nagko-compute pa kami. Sila hindi nagko-compute. Napaka-generous. Sabi ko, ang sekreto, bakit kaya ganong sobrang generous ng mga tao na ito? So, tingnan po natin, at the heart of Christianity, tayo po, dapat ma-develop sa atin ang pagbibigay. Sabihin nga po natin, pagbibigay. Minsan po kasi nakakalimutan natin na ito ang sekreto ng talaga pong isang buhay na masagana, isang buhay na pinagpala. Ano po ang sabi ng John 3:16? Pakibasa po uli.
Ready, go. Sapagkat sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang ginawa po ng ating Panginoong Jesus, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Ito po yung heart ng Christianity. Ito po yung puso ng gospel. Ito po yung puso ng ating Panginoon to give. Pero sabi ko nga po, ang nature ng tao is laging to take, to receive. Di po ba? Sino po ba gustong magbigay? Di ba ang gusto natin laging tumanggap? Aminin mo. Amen po ba? Bihira po yung tao that they want to give. Talaga po, ang nais po natin is to receive. Ang mundo, ito po yan. So, pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, we must give. Pakisabi po sa katabi, naiintindihan mo ba? Ako po ang tinitingnan nyo, pakitingnan yung katabi. Yan, sa kaliwa, sa kanan. Naiintindihan mo ba? Ano po ang sagot? Amen po ba? Ang isang tunay na Kristiyano, ang puso niya ay nagbibigay. Kapag ka po tayo, hindi ganyan ang ating puso, eh kulang. Hindi ka totally isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano po, we have all the opportunity to give every day of our lives. Binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na magamit itong paraan na ito ng pagbibigay. So, tingnan po natin yung ating teksto, Matthew 20, verse 28. Sapagkat, pakibasa po, sapagkat ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pagka po tayo, binasa natin ang New Testament, meron po tayo makikitang apat na principle ng pagbibigay na ginawa po doon sa situation na yon, doon po sa New Testament. Maiksing-maiksi lamang po ang katuroan natin. Sino po ang gusto mapagpala ngayong araw na ito? Sino po ang gustong bumaha ng pagpapala sa kanilang buhay? Pakisabi po sa katabi, makinig kang mabuti. Alam niyo po, pag tayo nagtanong eh, di ba? Oh, sino gustong i-bless? Sino gusto pera? Talagang aktibong-aktibo po tayo. Pero, tingnan po natin kung ano yung biblical principle ng giving doon sa New Testament. Number one po, giving begins with a cause. Merong dahilan. Bakit ka magbibigay? Di po ba? Ako minsan nangyayari po sa akin yun eh. Bakit ko siya bibigyan? May dahilan ba? Di po ba? At pag nakita mo na yung dahilan ay malalim, mas malaki yung pagbibigay po natin. Pag hindi natin nakita na may dahilan, hindi tayo magbibigay. So ang pagbibigay po sa New Testament is because they are captured with a cause. Alam niyo po, yung mga disipulo po doon na sumunod sa ating Panginoong Jesus, iniwan nila bahay nila, iniwan trabaho, iniwan ang security at sumunod kay Jesus. Kaya po ba natin gawin yon sa panahon ngayon? Parang hindi. Iiwan mo ba ang trabaho mo, Sister Luisa? Ah, wala ka palang trabaho. Yung may trabaho, iiwan mo ba yung trabaho mo just to follow Jesus? Actually po, mga tao nga eh, pag nagkatrabaho, iniiwan si Jesus eh. Hindi naman nananatili eh. Yung nagsasabi, Lord, pagpalain mo ako, magtatrabaho ko, mananatili ako, maglilingkod ako. Pero at the end of the day, pag binless, ano po? Iniiwan si Jesus. Yung mga disipulo po, they never left Jesus. Ang iniwan nila, tahanan nila, yung kanilang mga properties, yung kanilang trabaho, nakita nila si Jesus. Nagawa po nilang iwan. Pag tinanong po kayo ng Panginoong Jesus ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, kaya po ba natin? Parang ang hirap, pastora. Kaya po ganito yung ating buhay. Because we cannot leave the world behind. Hindi po natin kayang iwanan. Pero ang mga disipulo at that time, they are captured with a cause. Ano po yung cause na yon? Ang kingdom of God to proclaim the gospel. Yung kaligtasan ng maraming tao. At tunay nga po, they want to be a part of a life-changing cause. Alam niyo po, mapalad yung mga manggagawa. Sino po yung mga manggagawa? Pakitaas ang kamay.
magagawa po dito sa bagbagin? Iilan lang. Alam niyo po, mapalad po kayo. Because you know what is the cause. You know what is the purpose. Ang isang tao po na wala kang purpose, naranasan niyo na po. Pagising mo sa umaga, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Wala kang gagawin eh. Dumalaw po kami doon sa isang mesakit na ano po siya, na stroke. Kala ko po, bedridden. Yung po pala naman, nakakatayo, kaya lang hirap. So, pinag-pray po namin. Tapos, nagkukwentuhan po kami, ang sabi niya, Pastor, kasi ang gusto ko lang, nanonood lang ng TV. Yan lang po kaligayahan ko, pagising ko sa umaga, TV. Pero siya po ay medyo senior citizen na. Sabi ko, kailangan naman po siguro, magbasa naman kayo ng Biblia. Huwag po puro TV. Hindi naman po pang matagalan yung mga television na yan. Lalo't pinaalalahanan kayo ng Panginoon. Talaga po na biyaya po dahil buhay pa kayo ngayon at hindi kayo namatay nung ma-stroke kayo. Sabi niya, hayaan niyo po, Pastora, magbabasa na rin ako ng Biblia. Kailangan ko pang sabihin yun. She doesn't know the purpose of her life. Ilan po sa mga Kristiyano, you do not know the purpose of your life. Ang gusto mo lang ay ang mundong ito. Alam niyo po, meron po kaming favorite song sa Patag. Nasaan po yung singers natin? Natinig niyo na po ba yung kanta ni Pastor Joey? Nasaan po yung singer natin? Sige, pakikanta nga po, tapos pakiflash sa screen. At hayaan po natin na mangusap ang Diyos sa ating mga buhay. Makamdam ka man lahat ng yaman sa mundo. Kung alam niyo po yung kanta, sumunod po kayo. Makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo ba na unang sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ang yaman nila ay ang ating Panginoon. Wala nang hihigit pa sa mundo. Ang sabi po doon, makamit ko man ang lahat ng yaman sa mundo, hungkag pa rin po ang ating buhay. Ito yung dahilan kung bakit ang mga disipulo kaya nilang ibigay even ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Kaya nilang ibenta yung mga lupa. Kaya nila na magbigay sa iglesia dahil isa yung cause. Si Jesus lamang po ang yaman natin. Amen po ba? Kaya po natiis nila. Tandaan niyo po yung mga Kristiyano noon, persecuted. Hinahabol sila ng mga sundalo, pinapapatay, pinakukulong. Di po ba? Pero natiis nila. Ang hirap po maging Kristiyano at that time. Pero dahil po, alam nila na ang tanging yaman nila, there is a cause, and that a cause is Jesus. Sa atin pong mga buhay, let us reflect on that. Ano ba hinahabol mo? Kayamanan sa mundo? Paano kung mag-rapture suddenly? Ano silbi ng kayamanan mo? Wala po. Pag sinabi po natin magbibigay, talagang iniisip natin magkano ba ang mababawas sa kayamanan ko. Ang sasabihin ko po sa inyo, pag nag-rapture of the church, bumalik si Jesus, yung nakatago sa bangko ninyo,
hindi ko alam kung sinong makikinabang ang Antikristo. Eh bakit hindi po tayo sumabay doon sa cause? Kung ang gawain ay pagpaproclaim ng gospel, pagpapakilala sa ating Panginoong Jesus, then we should give. Hindi lamang po pinansyal, yung buong sarili po natin, talento, lakas, lahat po. Kaya po ba natin na gawin ito? Sino po kaya yung matapang? You want to be blessed? Mamaya po. May anointing ako ng prosperity anointing. Kasama ko po si Pastor Rocky, mag-a-anoint kami. Pero paano nyo po marireceive yung anointing kung hindi naman po ang heart ninyo is for the cause of God? Pagpapalain kayo ng Panginoon kung ang inyong cause o dahilan, purpose, is to help in the kingdom of God. Amen po ba? Naintindihan po natin? Dapat po maunawaan natin na tayo'y iniligay ng Diyos dito para sa kanyang kaharian, hindi po para sa sarili natin. Kung kaya nyo po, lagi nyong awitin. Pag-gising nyo sa umaga, awitin nyo po yung awit na yon para buong maghapon, alam mo kung ano ang dahilan kung bakit ka naririto sa mundong ito. Amen po ba? Naintindihan po natin? Nalungkot naman kayo. Ang lungkot-lungkot nyo naman nung sabihin ko na kayang ibigay ang lahat. Kaya po ba natin ibigay ang lahat sa Panginoon? Amen. Yan, nadinig na Jesus yan. Marahil po siguro, nandun lang yung takot, nandun yung iniintindi natin yung pamilya natin. Iniintindi natin yung maraming bagay sa mundo na ito. Kaya po, we cannot speak, we cannot say, we cannot promise the Lord na, Lord, lahat-lahat sa buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Nandun po yung hesitation. But I know that the Holy Spirit will speak to you. Isa lamang po yung cause. Ito po, ang ating Panginoong Jesus. Siya ang dahilan ng ating buhay. Siya ang lahat-lahat sa atin. Mawala man ang lahat-lahat ng bagay. If Jesus is with us, you are the richest, prosperous, blessed person in the whole world. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, habang nag-usap nga po kami ni Pastora, kaya sabi ko, ang turo kaya giving? Kasi gusto ko po sa patag, actually nauna po kayo, tuturo ko din po sa patag, mag-a-anoint din ako ng prosperity. Yan lang sabi ko, kaya lang, ang giving po talaga, kapag sinabi pong giving, marami pong tao, dito pa lamang nagre-reject na. Ayan na naman, pera na naman yan. Di ba ba? Marami pong tao, pag pinag-usapan na ang giving, medyo sila po ay nag-iisip na kaagad at nagre-reject na nung idea. At pag sinabi po natin na ituturo, minsan po, even the pastors themselves, medyo kami nag-aalala kami, ituturo ba namin yung sacrificial giving na ito o hindi? Pero alam niyo po ba, ito po'y para sa inyo. Kaya boldly, sinasabi po natin that giving is the heart of a Christian. Amen po ba? Number two. Mamaya siguro malakas na yung sigaw nyo pag nag-anoint na ng prosperity. Ano, Sister Luisa? Ayan, giving entails a sacrifice. Sabihin nga po natin, sacrifice. Ang pagbibigay po ay sakripisyo. Alam niyo po mga workers, pinataas ko kanina mga kamay po nila. Kami, mga pastors. Alam niyo po, it is really a sacrifice. Hindi lang naman po financial ang pinag-uusapan natin na prosperity o pagpapala. Even po yung sacrifice that entails giving, giving of ourselves. Marami po sa mga workers, especially mga pastors, marami pong sinacrifice. May family, iba ba? May trabaho. Talaga pong ibinibigay po nila yung sacrifice. Bakit po? Ako po sa sarili ko, even siguro sa Pastor Rocky, ang amin pong puso, nag-sacrifice po ang Panginoon. How much more kami na nilalang niya na hindi kami mag-sacrifice. Every time, alam niyo po mga pastors, mabigat po ang dala-dala po namin eh. Dala-dala po namin ang mga workers, dala po namin ang kongregasyon. Because just like Moses, we are accountable to them. Talaga po na nagsisikap po ang inyong pastor, si Pastor Rocky, pag nag-uusap po kami niyan, talaga ang concern niya, itong J.I.L. Bagbagin at yung iba pang mga bayan, na talagang yung heart po niya, ang lahat ng dumadalo dito ay tunay nga po na walang mawawala.
She's very much concerned. Ganun din po sa akin na talagang kami nagpo-follow up. Kami ginagawa po namin yung kaya namin gawin para ma-reach out yung mga tao. Because we don't want them na sila po ay mapahamak. Kaya mabigat. Minsan po kinakailangan, nakita ko po si Pastora kay Kanghina, dala-dala yung mga PIS ninyo. Nagpapirma ng bagong PIS. Sabi ko, ano gagawin mo dyan? Ako na gagawa para maging sakto at tama. Sabi ko, ha? Ang dami ah, ganun kakapal. Pag pumirma pa kayo ngayon, baka ganun kakapal na. I-encode po niya lahat dyan. May mga sacrifices ang inyong pastors na minsan akala nyo lang nakatayo kami dito, okay kami. May mga point in time ang pastor po'y tumatayo, we are not okay. Dumadaan po kami sa problema, dumadaan po kami sa sakit at karamdaman. Pero nire-render po ng inyong mga pastor na sila'y magturo at naabot kayo. Amen po ba? Minsan, katulad po ni Pastora, kayo wala ng boses. Kaya nga po ako naririto, pwede bang palitan mo ako kasi wala na akong boses? Bakit? Nagsalita ako doon sa team building pagkataas ng ate. Yan po yung mga sakripisyo na hindi po nakikita ng iba ng inyong pastor. Tanong ko po kayo, natapik niyo man lang ba sa balikat ang inyong pastor? Nakita niyo po ba yung sakripisyo niya? Pag dumadating po ba si Pastora, kaya naalala niyo man lang alalayan? O binigyan niyo na isa man lang tinapay, tubig? Di po ba? May mga sacrifices ang inyong mga pastors, even the workers. Kanina po, nandun ako sa grocery. Nakasabay ko po yung cook ninyo. Namamalengke doon sa Pure Foods. Ay, Pure Foods, Pure Gold. Sabi ko, ano yan? Magluluto po kami. But the congregation doesn't know about it. Ang dami pong sakripisyo. Giving themselves. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Pastora Kay at ang mga workers ng JIL Bagbagin. Tunay nga po na lahat for Pastora Kay, Pastora Abby, yung mga workers and leaders, lahat po ng ginagawa ninyong sacrifice for this is giving yourself. Lahat po na yan ay nakikita ng Panginoon. Hindi man kayo i-reward ng mga tao sa paligid, ang reward po ay manggagaling sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, si Jesus was sitting at the temple. Andun po siya sa temple. Tinitingnan po niya yung mga tao na nagbibigay. Nabasa niyo po ba yon sa Matthew chapter 20. Tapos po, yung mga pariseo, nagbibigay yung mga mayayaman. Ang lalaki ng hinuhulog. Ang lalaki. And then came a widow, yung mahirap na balo, pumunta siya doon, tumigil siya. Magkatapos, tinignan niya yung pera na nasa kamay niya. 2 sentimo, kumbaga sa ating pera, 2 sentimo. At nakita ni Jesus na inihulog ito ng widow. Ang sabi niya sa mga disipulo, yung mga pariseo, yung mga mayayaman, they gave out doon sa kanilang sobra. Pero itong widow na ito, ibinigay niya ng buong buo lahat ng kayamanan niya, lahat ng meron siya. Kaya nga po, ang giving is a sacrifice. Tunay nga po na naintindihan ng babaeng ito, lahat ng meron ako, ibibigay ko po sa Panginoon. Ang heart po ng Christianity is giving. Until such time, mga kapatid, na hindi nyo na-experience that you have given everything to the Lord, hindi po kompleto ang pagiging Kristiyano natin. Dapat dumaan kayo sa point, Lord, ito na lang ang meron ako, ibibigay ko sa'yo, and that is sacrifice. Amen po ba? Meron pong isang, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong isang sikat na tao, nurse po siya ang pangalan niya, di ba? Florence of Nightingale. So, nakilala po siya sa history, nababasa natin yan. So, at the age of 30, lumapit po siya sa Panginoon at ang sabi niya, Lord, wala nang childish things. Magseseryoso na ako, maglilingkod ako, wala na akong oras na sasayangin. Ang kalooban mo lamang ang aking gagawin. At siya nga po yung sumikat, siya po yung nurse, nag-a-attend po siya, tumutulong siya sa mga hospital without anything. Ang gusto po niya ay tunay nga po na ang buhay niya ay para sa Panginoon lamang. At tinanong po siya, ang sabi po, paano ba ang sekreto ng iyong buhay? So ang sabi daw po ni Florence Nightingale, I can only give one explanation, that is, I have kept nothing back from God. Tayo po ba?
ano po ba yung tinatago nyo sa Panginoon? Sabi ng anak nyo, Nay, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, huwag ka na maglingkod, mahirap yan, mapupuyat ka. Tinan mo yung mga worker ng ano, bagbagin, hanggang hating gabi. Kung ano-ano requirement, huwag ka na maglingkod. You held back your child. Yung asawa mo, ganun din. Nagkaroon kayo ng pangangailangan dito sa church. Tapos ngayon, sabi ni Pastora, kay alam niyo po, ito po ang pangangailangan ng church. Kailangan po. Mayroon ka namang perang extra. Pero sabi mo, sayang naman. Mahirap kumita ng pera. Hineld back mo yung kayamanan mo. Ano po sa ngayon ang ating itinatago sa ating mga sarili right now na po pwede po natin i-sacrifice for the Lord? Yung mga hindi pa lingkod ng Panginoon, yung mga dumadalo, challenge po sa inyo to. Alam niyo po yung buhay niyo? Sa isang iglap, pwedeng kunin ng Panginoon. Sa isang iglap, we don't know. Yung pong aming extension coordinator sa JIL Bulac, nagka-cancer po siya, medyo naging okay, pero bumalik po uli yung cancer niya. At tunay nga po yung last Sunday ay umuwi na nga po siya, inilibing na nga po siya. Ang sa tanging sinasabi po niya, handa na ako dahil nagawa ko na talaga lahat para sa Panginoon. Alam niyo po, senior citizen siya, ang life group niya, nasa 8 hanggang 10, from Marilao to Bulac, nagda-drive po siya. Pagkatapos po, nagla-life group siya. Pag may mga gawain ng churches, nandun siya. Yung pong church ng JIL Bulac, bago po siya mamatay, pinatayo niya yung bubong. Kasi konti lang po, kalahati lang yung may bubong. Ginawa po niya, pinabuo niya yung bubong. Sabi nung kanyang asawa, baka naman po pwedeng sa kanan natin pabubungan. Kasi yung pagpapagamot mo, medyo mahaba pa. Sabi po ni Brother Manny, hindi, ipatayo natin yan. Ako po yung hangang-hanga sa kanya. At nung nandun niya po yung kalungkutan na isa sa mga manggagawa po namin at leader ay umuwi na sa langit. Pero nakita ko po yung kanyang faithfulness when it comes to serving the Lord. He is willing to sacrifice. Yung po ang quality na nais po ng Panginoon na maunawaan ng bawat isa. Hindi man kayo katulad ni Brother Manny, hindi man namin kayo katulad na naglilingkod sa Panginoon. Pero there must be a sacrifice. Amen po ba? Lagi po niyong alahanin ang ating Panginoon. Binigay si Jesus. Kung sinasabi ko sa inyo, mas na-appreciate ko, mas naunawaan ko kung anong ginawa ng Panginoong Jesus sa aking buhay. Sana po ang prayer ko, ganun din po kayo. When we realize what Jesus has done for us, kung ano yung hirap niya, alam niyo po, you can give everything na nasa iyo. Kapag na-realize mo kung gaano yung hirap niya, gaano yung pagmamahal niya, wala kang i-hold back sa Panginoon. Pera mo, oras mo, lakas mo, lahat-lahat sa'yo. Masasabi mo lang sa Panginoon, Panginoon, eto ibibigay ko sa'yo. Sana ako dumating po kayo doon sa point in time na maunawaan po natin kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Number 3 na po ako. Giving leads to life. Talaga pong yung buhay po natin, nakasalalay din po sa pagbibigay. Kasi yung buhay po natin, minsan we treasure our life so much. Pero yung buhay po natin ay nasa kamay ng Panginoon. Doon po sa Israel, meron pong fresh water na nanggagaling sa source. Alam ko po, parang Mediterranean Sea. Pagkatapos po, dumadaloy sa Sea of Galilee. So nakarating din po kami doon, nakita po namin yung Sea of Galilee, sumakay kami sa bangka. At alam niyo po na yung Sea of Galilee, doon po yung storya sa Biblia na namingwet ang mga disipulo. So from Sea of Galilee, ito po ay dumadaloy doon sa Jordan River. So dire-diretso po yan. At tunay nga po na dahil doon sa tubig sa Sea of Galilee papuntang Jordan River, ang Israel is the land of milk and honey. Alam niyo po ba, napakalalaki lang. Grabe po talaga, talagang blessed sila. Yung talong, ang lalaki. Yung mga vegetable, ang lalaki. Hindi po ano, talagang fresh na fresh. Yung mga dates, ang dami. Sabi ko, talagang pinagpala. Pag pumunta ka sa palengke, yung pakwan, walang madaya po dun.
Yung pakwan, magmula doon sa balat hanggang sa kaloob-looban, napakatamis. Ang mga oranges nila, sabi ko, Lord, talagang pinagpala mo ang Israel. Pero meron silang isang problema sa tubig. Nadaanan nga po namin, gumawa sila ng ano ba tawag doon? Cistern, daluyan ng tubig. At yung lahat ng tubig na po yun, ay pagkatapos pong dumaan sa Sea of Galilee, papunta sa Jordan River, dumediretso sa Dead Sea. Ang Dead Sea ay enclosed. Pagdating ng tubig sa Dead Sea, wala na pong nilalabasan. Kaya po napakaalat ng tubig doon. Na-experience po namin eh, nakalutang kami. Sabi po ng mga tagapatag, Pastora, uwian mo ako ng putik kasi maganda daw yun sa mukha. Sige. At saka bato. O sige. At least hindi ako gagasos, putik at bato lang. Yung iba gusto ba tubig? Paano ko dadalhin yun? So habang po nandun kami sa Dead Sea, edi ayaw akong lumubog. Ayan. Kukuha ako ng putik. At talagang nakalutang po kami. Tanungin niyo si Pastora kay... Ayaw, sabi ko, hindi ako makakuha ng putik, hindi ako makakuha ng bato, hindi na ako mag-uuwi. Sabi ko po doon sa kaila Pastora, kay Pastora Abby, kasi sobrang alat, ayoko po, pag inabot kong ganun, babaliktad ako, malalasahan ko yung tubig at yung mapupunta sa buhok ko yung sobrang alat. So hindi po ako nakakuha. Sabi ko, bakit ba ganito itong Dead Sea na to? Because ang Dead Sea is naka-enclose, hindi lumalabas ang tubig na tumadaloy mula sa Sea of Galilee to Jordan to the Dead Sea. Maraming Kristiyano ang ganyan po. Pinagpapala tayo ng Panginoon, pero nando doon, stagnant. Ilan po sa inyo ang mayroong 1 million sa bangko? Huwag nyo na itaas ang inyong kamay. Baka mamaya ma-hold up kayo. Di mo ba? Ang dami-dami mong pera sa bangko, pero ayaw mong bawasan. Kasi sabi mo, pang future to ng aking mga anak. Pang future ito, pumbili ko ng ganito, etc., etc. May need sa church. Ayaw mong pakawalan. Nandun sa bangko. Parang Dead Sea. Sa Dead Sea po, walang buhay. Walang buhay. Alat lang. At medyo mabaho po. Bakit? Kasi stagnant yung water. Ang mga Kristiyano, hindi po pupwede na maging Dead Sea. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, hindi ka pwede na maging Dead Sea. Sabi po ng Panginoon, give and it will be given, ano po, unto you. Parang kangkong. Alam niyo po ba yung kangkong? Di ba para dumami ang dahon, ano po ginagawa? Tinatalbusan. Para dumami, para umbusbong, babawasan mo. Eh yung iba, parang Dead Sea, ayaw magpabawas. You want an abundant life, kinakailangan tayo po ay nagbibigay. Sabihin mo sa katabi mo, kinakailangan, nagbibigay. Baka sabihin po nila, Pastora, nagbigay naman ako eh. Meron kang 10,000 na extra. Binigay mo 100, o diba, Pastora? Malaki na yung 100. Sana makakarating yun. Di mo ba? Eh kung 1,000 yung ibibigay mo, mas malayo ang mararating. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin? O nasasaktan na kayo? Sabi, no, ba't ba ako naka-attend pa nitong Sunday service na ito? Eh, natuturo-turo ako. Nasasaktan ako eh, kasi ang dami kong pera, pero hindi ako talaga giver. Kaya po kayo nandito dito because it's not an accident. Hindi po aksidente because God wants to speak to you. You want to be blessed, you want to overflow with abundant blessing, this is the secret. At kaya kayo nilagay ng Diyos dito kasi kayo ang gagamitin ng Diyos para ang gawain dito sa JL Bagbagin ay magkaroon ng katuparan. Amen po ba? Sabi nung isa, pagka nag-exhort, give until it hurts. Nadinig niyo na po ba yan? Sa encounter, di ba? Pag sa encounter, talaga yung buong bag, laman ng bag, pak, itinatapon po doon sa box, sa offering box. Kasi ang sabi nung nagsalita, give until it hurts. Ang prinsipyo po ng Biblia, yung number 4, giving produces joy.
Pag sinabi po natin, give until it hurts, nasasaktan ka. Dahil nagbigay ka ng marami, huwag nyo na pong ibigay. Kasi, hindi rin honor yun. Masama loob mo eh. Dapat, pag nagbigay ka, punong-puno ka ng kaligayahan. Amen po ba? Tandaan po natin ang sabi ng Acts 20:35. It is better to give, it is more blessed to give than to receive. Di po ba? Meron po isang bata eh, matagal na po yun. May kumatakpo sa kanilang tahanan. Eh, wala yung nanay niya. Sabi niya, sino ba to? Nagbukas po siya pinto. Sabi niya, yung pala mamamalimos. Sabi niya, kawawa naman. Sabi niya ganyan. Ano kaya maibibigay ko? Sabi ng bata. Tapos tumakbo siya dun sa room niya. May angkal siya. Angkal siya, yung angkal siyang baboy. Tapos sabi niya, eto pala, meron pala ako. Alam niyo po, binigay niya yung angkal siya niya doon sa pulubi. Naramdaman ng bata, iba yung ligaya ko. Hindi ako nalungkot dahil binigay ko yung angkal siya ko. Iba yung naramdaman ko. Nung makita ko yung ngiti ng taong pinagbigyan. Amen po ba? Sa atin pong pagbibigay, huwag po nating hayaan na tunay nga po na mabigat ang ating kalooban. Alam niyo po, pagdating sa tithes and offering, ako po yung natutuwa eh, sa totoo lang, pag nagbilang na po yung ating mga treasurer, ang tithes and offering, yung offering na lang, yung tithes medyo nasa envelope eh. Yung offering, ang dami ko pong nakikita na lukot na 20 pesos, lukot na 50 pesos. Tama po ba sa mga nagbibilang? Sabi ko, bakit kaya nila nilulukot? Di ba binibigay natin sa Panginoon, dapat yung pinakabago, yung pinakamainam, pinakamabango na pera. Sila lukot. Sa loob-loob ko, hindi kaya sila nahihiya, kaya nilukot. Sagutin niyo po ako. Bakit nilulukot? Nahihiya ka. Dahil mas higit pa dyan ang kaya mong ibigay. Kaya nga nilukot mo para hindi makita ng asheret. Sabi mo, pag nakita, baka sabihin, napakakuripot ko. Amen po ba? Huwag niyong lukutin. Para kayong nahihiya pag nilukot ninyo eh. Pero alam po ng Panginoon kung ano ang laman ng inyong wallet. Amen po ba? Sino pa maraming laman ang wallet? Ako lang? Nandun po. Di mo ba? Ayaw niyo umamin. Mamaya pa, aminin kayo ng Lord. Tunay nga po, ng lahat na nasa atin, it belongs to God. Wala po, hindi po sa atin yung pera na yan. Pag hiningi ng Diyos ang pera mo, ibigay mo. Bakit? Ibabalik pa niya ng higit pa sa ibinigay mo. Amen po ba? Basahin po natin yung mga gawa 20:35 para po mas maunawaan ninyo. Sa lahat ng pagkakataon, gawa 20:35, paki-flash nga po sa screen. Hindi po nila ma-flash. Ayan. Sige po, sabay-sabay nga po natin na basahin sa lahat ng gusto mapagpala. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat niyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kapag nagbigay po tayo, ewan ko po kung na-experience nyo na. Yung pong merong pong dahilan, pagkatapos, madalas nyo pa yata ang ginagawa dito, eh, di po ba? Pag merong mga gawain na kailangan, ini-encourage po kayo ng inyong pastor to give. At madalas po nangyayari yan. Hindi ko po alam kung ano po ang nararamdaman nyo sa puso nyo when a need arise, when a cause arise, and you participated. Sana po sa laging tawag ng Panginoon to help the church, to help the pastor, the workers, sa mga lingkod ng Panginoon, lagi po tayong bukas. Huwag po tayong maging maramot kasi whatever we have is from God. Hindi sa'yo yan. Pakisabi nga po doon sa katabi, hindi sa'yo ang kayamanan mo. Yung kayamanan po, financial. Sa isang iglap, pwede pong mawala. Tandaan niyo po yan. Pwede mawala. Tinan niyo si Job. Sa isang iglap, nawala lahat ang kayamanan. Kayang mawala. Hindi mo kontrolado. Kaya po, bakit panghahawakan mo yung kayamanan na yan? Ibigay mo sa Panginoon kasi pag ibinigay mo, mas maraming babalik. Amen po ba?
ano po ang benefit ng pagbibigay? Number one, ito po ay pagsunod sa Panginoon. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, nalulugod ang Diyos. Ano pa po? It honors God. Bakit? Ang biyaya ng galing sa Panginoon, hindi naman ikaw. Binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng pabor. Hindi ikaw yun. Kaya lahat ng nasa'yo ay galing sa Panginoon and you have to honor God with your faithfulness. Nakakalungkot po. Nag-review po kami ng tithes and offering. Napansin ko po na bumaba yung tithes and offering namin. At tinatanong ko yung finance namin, ano bang nangyari? Eh kasi po si ganito hindi nagbigay. Ito po hindi nag-tithes. Doing blah, 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 blah. Pwede bang pakibigay sa akin January to June? Kakausapin ko yung mga hindi naging faithful. Alam niyo po, napakapangit po sa buhay ng isang Kristiyano yung walang katapatan sa Panginoon. Bakit? Because God is faithful to us. Nararanasan po natin araw-araw ang katapatan ng Diyos. Yung ikaw mag-miss ka sa pagbibigay sa Panginoon, napakalaking pagkukulang po nun. Paano kung i-miss din ng Diyos ang pagbibigay sa iyo ng biyaya? Paano kung gawin ng Lord yung ginagawa mo sa Kanya? So we must be faithful, especially when it comes to giving. Alam niyo po, dito po sa pagbagay, nagkukwento po sa pastora kay, ang laki ng kuryente niyo. Kami po sa Patag, ang laki ng kuryente namin. Umaabot po kami ng 25,000 sa isang buwan. Bukod pa po yung mga outreaches namin. Kaya hindi po pwede na ang mga nangako na magbigay ng tulong, magbigay ng tithes and offering, ay mag-fail. Kasi mamumroblema po ang inyong pastor. Yung mga gawain niyo po na humahayo, kami po humahayo, nagbibukas ng mga life group, etc., etc. Ang mga manggagawa po namin, sariling bulsa. Wala po kami binibigay na pamasahe. Pero kumikilos po sila dahil they know they have to sacrifice. Kung mag-aantay po tayo ng pamasahe, ng pangmeryenda, malabo po yun. Hindi po mangyayari. It must come from our own pockets. Kapag ka po ang lingkod ng Panginoon, nag-aantay ng suporta, huwag na po kayong umasa. Talaga po, pag naglingkod tayo, yung sacrifice na manggagaling sa bulsa mo, yun po ay nangyayari. Amen po ba? Yung faithfulness ninyo when it comes to tithing, to offering, to giving to the church, i-maintain po natin para po tuloy-tuloy ang gawain ng ating Panginoon. At alam niyo po, pag nagtatithes kayo, alam niyo po yung priority. Ako po, pag may natanggap ako, immediately ay binabawas ko na po yung 10%. Nilalagay ko po sa garapon. Sa garapon. Pagdating po ng Sunday, eh talaga pong kukunin ko na yung nasa garapon at pagkatapos itatize ko na po. Bakit? Kasi po, pag isinama ko doon sa aking pera, medyo nakakalimutan. Di po ba? Medyo nakakalimutan at nagagasta. So talaga pong yung priority ko, first and foremost, ang sabi ng Panginoon, unahin siya sa lahat ng bagay. So kung gusto niya mapagpala, kung gusto niya ma-prosper, unahin po ninyo ang pagbibigay. Amen po ba? Ikaw ay eligible sa blessing kapag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon. Especially when you are faithful in tithing. Basahin niyo po yung Malakay chapter 3 verse 10. You are eligible. Ulitin ko, eligible. Not everybody is eligible to the blessing of God. Basahin niyo po sa Malakay 3:10. At hindi lamang po yun. Kapag tayo nagbibigay, yung karamutan nawawala. Eh, kaso nga, ang nagahari sa puso, ayoko magbigay. So, ano nagahari? Karamutan, selfishness. Kapag ikaw nagbigay na, nawawala na po yun. Amen po ba? Naintindihan po ba? At kapag ikaw ay cheerful giver, alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? Ang sabi po niya, di ba, God loves a cheerful giver. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nakasimangot ka ngayon, dahil sabi mo, gusto kong ma-bless, tapos nakasimangot ka, ibibigay ko yung 1,000 ko, pa, binigay mo. Ay naku, hindi po kayo mapagpapala. Kasi hindi masaya ang puso ninyo sa pagbibigay. Higit sa lahat, yung ibinibigay nyo po, napupunta sa Great Commission. Hindi man kayo humahayo, alam nyo po, yung pera nyo nagwo-work out, nakakarating sa iba't ibang sulok ng Santa Maria and even other places.
baka magulat ka na lang sabihin pag humarap tayo sa Panginoon, alam mo, dahil sa'yo, may mga na-born again. Ha? Hindi naman po ako nag-evangelize. Wala naman po akong ginawa. Dahil ikaw ay nagbigay, yung binigay mo, nakarating doon sa ganitong lugar, nakakilala si ganito, at yung tao na yon naging great man of God. Hindi niyo po kayang sukatin kung ano ang kayang gawin nung ibinigay natin. Amen po ba? At syempre po, ina-acknowledge natin na tayo po, steward lamang, hindi po tayo ang may-ari ng lahat ng nasa atin. Naunawaan po natin, I will end up with a story ng isang negosyante. Noon po, matagal na po ito, at itong batang ito ay yung pong family nila naghirap. So, kailangan niya umalis dun sa tahanan, kailangan niya magtrabaho. So, nag-decide po siya na magpaalam sa kanyang pamilya, at ang sabi niya, maghahanap ako ng pagkakakitaan. Nung umalis po siya, nakasalubong niya yung kapitan ng barko. Eh, yung kapitan ng barko, ang sabi niya, maganda yung gagawin mo. Sige, sabi niya, ipapanalangin kita. So, pinag-pray po nung kapitan ng barko ang kabataan na ito. Sabi niya, ano ba ang alam mong gawin? Eh, kasi po, ang alam ko lang gumawa ng sabon, ng kandila. O, sige, pag-pray natin yan. Pinag-pray po nung kapitan. Sabi niya, bigyan ng wisdom at insight itong bata na to na aalis nga po at maghahanap. So, pinag-pray niya. At yung last na sinabi niya, kapag ikaw ay pinagpala na ng Diyos, huwag mong kalilimutan na ibigay sa Diyos ang para sa Kanya. So, tumatak po yan sa utak ng bata. At yun po, nakarating siya sa New York. And then, meron po siya nakilala, kinuha siya dun sa kumpanya ng sabon. Pagkatapos po, nagtrabaho siya. Since ang batang ito ay talagang faithful, matapat, honest, so, nagustuhan po siya nung may-ari ng kumpanya. Nagtrabaho siya. Talaga binigay niya lahat yung hard work. At nung mamatay po yung may-ari ng kumpanya, alam niyo po, ibinigay sa kanya yung kumpanya. Pero nung unang-unang kumita siya, sabi niya, naalala niya yung sinabi ng kapitan, lahat i-acknowledge mo ang Panginoon. Kumita siya ng $40. Ibinigay po niya yung $4. Sabi niya, sabi ng Panginoon, maging matapat. So, naging matapat. At dumating nga po yung punto ng sa katapatan niya, yung mamatay po, yung may-ari ng kumpanya, ibinigay sa kanya yung kumpanya. At siya na po ang namahala noon. Pagkatapos po, hindi niya kinalimutan yung prinsipyo na dapat unahin ng Panginoon. Yung lumalago na po yung negosyo, sabi niya doon sa bookkeeper, mag-set aside ka ng 10% para sa Panginoon yan. So, yun ang ginawa ng bookkeeper. 10% ng kinikita ng kumpanya. Pagkatapos po, lumago. Mag-set aside ka 20%. 20%. Lumago. Mag-set aside ka 30%. Lumago. 40%. 50%. Sobra-sobra po ang pagpapala sa kumpanya na yon. Kilalang kilala nyo po kung anong kumpanya to. Ito po yung Colgate. Ito po yung pinantututbrush nyo. Doon po nagsimula ang storya ni William Colgate. Ang nakita po sa kanyang buhay ay katapatan, inuna po niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po, yung huling basa ko po, 90% of his income goes to the church sa pagtulong. 10% lamang po ay napupunta sa kanya. Why? Bakit nga po naging ganto ang kanyang puso? Because ang nagpala po sa kanya ay ang ating Panginoon. Sa atin pong mga sitwasyon, baka yung 10% na binibigay niyo yung tithes at sakmasama pa ng loob niyo, kinukupitan pa natin ng Panginoon. Alam niyo po ba na pag kinupitan natin ng Panginoon, ang tawag doon, magnanakaw. Pag hindi po kayo nagtatithes ng katotohanan, ito po, biblical, you are robbing the Lord. Nagnanakaw ka sa Panginoon. Amen po ba? Baka po hindi naunawaan ng iba. Ang sabi ng iba, naku, sa Old Testament yan, tapos na yan. New Testament na. Hindi po. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago kapon niya magpakailanman. You want to be blessed, you must be faithful in giving. Tumarating yung punto, nangangailangan po tayo, nangyayari po yan sa marami. Nagkasakit, tapos may mga tuition, blah, 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 may mga bayarin. Ang ginagawa ng isang Kristiyano, ginagalaw ang pera ng Panginoon.
which is not right. Kinakailangan kong anong sa Panginoon? Sa Panginoon. Hayaan mong makita mo ang himala ng Diyos. Walang wala ka, pero binigay mo yung sa Panginoon. The Lord will provide. Amen po ba? Alam ko pong controversial ang aking tinuturo, but I pray na tunay nga po na hinihipo ng banal na spirito ang inyong puso. Napakalapit na pong dumating ng Panginoon. Ang ating pong spiritual director, ang lagi sinasabi, revival, revival, revival. Revival in prayer, revival in faith. Ngayon po, ang sinasabi ng Panginoon, revival in giving. Why? Dahil po ang daming kailangan na i-finance na gawain ng Panginoon. Kinakailangan pong bago dumating ang Lord, ang buong Santa Maria at ang outlying towns nakarinig ng salita ng Diyos. Kailangan po na suportahan natin to ng ating pagbibigay. Hindi lamang po finances, even your own self, yung sarili ninyo. Ano po ginagawa ninyo? Enjoy, enjoy lang. Sabi ni po Brother Eddie, pa-TikTok-TikTok ka lang, pa-Facebook-Facebook, pa-Marites-Marites ka lang. Wala kang pakialam kung ano man ang mangyayari sa kinabukasan. Dapat po, we must be revived. Amen po ba? Meron po isang church, nag-challenge po sila, Tithing Declaration Sunday. Hinamon po nung pastor. Ito po yung Galveston Church sa ibang bansa. Hinamon ng pastor. Pwede ba ika to help the church yung 1 week nakita ninyo? 1 week nakita ninyo, ibigay nyo sa church. Nagulat yung kongregasyon. 1 week. Halimbawa, ang kita mo, 20,000, 5,000, yung 1 week, ibibigay mo. Kinalenge niya yung mga attendees. At na-challenge po yung mga attendees na yon. They gave. Pinakamalaking tithes and offering sa buong history ng church na yon ang natanggap ng church dahil meron po silang need. After the next Sunday, nagulat po yung pastor. Ang kanilang tithes and offering hindi po bumaba, kundi tumaas pa doon sa kanilang ine-expect. Why? Naranasan po ng mga tao yung mga testimony, yung mga pagpapala ng kanilang pagbibigay. Kaya umulit sila sa pagbibigay. Tayo po, hindi ko po sinasabi lagi financial. Pero ang Panginoon, He is the great provider. Minsan baka sabihin nyo, eh alam naman ang Diyos ang kanyang pangangailangan, ng ministry, blah, blah, blah. Bakit kinakailangan ko pang magbigay? Because it is a test of your love for God. Amen po ba? Yeah, kung tayo po ay hindi faithful sa giving, this is the moment na tayo po ay kinakailangan na maging faithful. Alam niyo po, ito pong anointing oil, mag-a-anoint po kami ni Pastora Kay. Pero ang nais po namin i-anoint are those people who will promise to support the work of the church. When they are blessed, they will support the church, they will support the pastor, the workers, yung mga ginagawa po dito sa JIL Bagbagin. And we believe that God will truly bless you in every way. So mamaya po, after ng prayer ko, Pastora Kay, nandiyan ka ba? Mag-a-anoint po tayo. Ulitin ko po, dun lamang sa faithful na magbibigay at tutulong sa church. Yung iba po, kung ayaw po nyo, okay lang po. Mapapalain din naman po kayo ng Panginoon. Pero iba pong klase yung mga lalapit at magpapaanoy. Because they will be ministers ng finances ng Panginoon. Dito po, even sa other churches, yun po ang gagawin ng Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Pwede bang tawagan yung ating mga music ministers? At tinatawagan ko na rin po si Pastora Kay para po katuwang natin sa pag-aanoy. Hallelujah. Mawit po tayo. Ayan po natin na baguhin ang Diyos ng ating mga puso. Yes, Lord God. We lift our hands. Yes, O God. We lift our lives. They are yours. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, we have.
po na pwede mo bang awitin natin ulo yung ikaw ang yaman? Ikaw ang yaman. And let us concentrate on the Lord. Sa mundo kumat ang harapan mithin ang puso ko. Awitin po natin yan. Kung ako'y mananamig sa'yo at malayo na gusto paramdam mo po sa kanila, Panginoon, ang kahulugan, Panginoon, ang emptiness, Lord God, Panginoon, wala ka sa aming mga buhay, Panginoon, Jesus. Tulad po ng awit na yun. Ano nga po ba desire ng ating puso? Ang yaman po ba natin ay ang ating Panginoon? Are you relying on your own self? Sa kayamanan mo, sa lakas mo? Sabi ng awit, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Lahat ng pangarap mo, lahat ng mithiin mo, ang Panginoong Jesus ay wala sa iyo. Hungkag ang buhay natin. Empty. Walang purpose. Walang kabuluhan. Gawin po natin sa umaga na ito na ang yaman natin ay ang ating Panginoong Jesus. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ang buhay na ito gusto kong gamitin para sa iyong kaharian. Turuan mo po ako na ibigay ang aking sarili. Ibigay ang nararapat sa iyo, sapagkat kung ano man ang meron ako, lahat na to nang galing sa iyo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, gusto ko pong magkaroon ng purpose ang buhay ko. Ayoko pong maging hungkag. Ayoko po, Panginoon, na gumigising lamang ako, kakain, magtatrabaho, matutulog, walang kabuluhang buhay. Gusto ko po, Panginoon, starting today, there is a purpose for my life. Sa oras po na ito, Ama, itinatalaga ko po ang bawat isa na naririto. Nagawa ko na po ang aking part. Holy Spirit, speak to your people. Hayaan mo na ang mga kataga na narinig po nila pumasok sa kanilang isip, bumaba sa kanilang puso, sakupin ang kanilang buong pagkatao, that you want them, Lord God, to serve you, to give everything, O God, para po sa iyong kaharian. Tulungan mo po sila, Panginoon. At alam ko po na ang gawain mo sa lugar na ito ay tunay nga pong magpaprosper, lalago, at mapoprovide ang lahat ng pangangailangan bago dumating ang rapture of the church. Lord God, sabi mo nga po, it is blessed to give than to receive. More blessed. Lord, baguhin mo po ang puso na iyong mga anak. At all times, let them find an opportunity to help, to give to the church, to give and to bless the pastor, the workers, oh God. Huwag pong hayaan ang spirit ng Panginoon ng kakuriputan ay tunay nga pong maghari sa kanilang mga puso. Teach them to be generous, Panginoon. Lagi mo ilagay sa kanilang puso, aanhin nila ang kanilang kayamanan kung ang gawain ng Panginoon ay nagsasuffer at nangangailangan.
Turuan mo po sila maging bukas ang kanilang mga palad sa lahat ng needs ng church, O God, especially dito sa JIL Bagbagin. Bukas palad, Panginoon, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Hayaan mong bukas ang mata namin at ang puso namin to help out. Dahil yun po isang pagkakataon na maipakilala po namin ang Panginoong Jesus sa mga tao na ito. Hayaan mo po mag-settle ka sa puso ng bawat isa. Steer their hearts, O God. Steer their hearts, Holy Spirit. Huwag ka pong aalis sa kanilang mga puso at buksan mo ang kanilang mga mata sa tunay na pangangailangan para sa iyong kingdom, para sa pagpapahayag ng iyong salita sa maraming tao, Panginoon, dito sa Santa Maria at sa marami pang lugar, in the mighty name of Jesus. Panginoon, nananampalataya po ako. Natunay nga po na ikaw po ang kikilos sa puso, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen and amen. Ipag-pray ko lamang po, sige po, yung mga gusto po na magamit para po maging pagpapala dito po sa JIL Bagbagin, sa inyong pastor, sa inyong mga workers. You want to be anointed, you want to be used by God, pupunta po kayo dito sa ating harapan. At yan po isang covenant na kayo po ang aasahan ni Pastor Akin para po sa pangangailangan ng church na ito. You will be the person that God has chosen para po ang kaharian ng Panginoon, ng kaligtasan, ay tunay nga pong maibahagi sa maraming tao dito sa Santa Maria. As we put the oil upon you, ang prayer po namin is prosperity. Bago po mag-anoint, I will just pray for the oil. Ito pong oil symbol po ng banal na spirito. Alam niyo po, napakapalad po namin, nakarating po kami doon. Yung pong oil, sa amin po, yung mga nakakuha ng oil. Alam niyo po, yung healing, yung deliverance, yung blessing ay nararanasan na po nila ngayon. Hindi po nakadepende dun sa oil, kundi iba po yung oil na nanggaling dun sa Jerusalem. It is truly blessed. At sumasama po, kasama po ng panalangin, kumikilos po ang Diyos. Kaya ako po'y nananampalataya, kami po ni Pastor Akin nananampalataya, na once na pinahiran po namin kayo ng oil, just obey the Lord. Sundin nyo lamang po. Do not be stubborn. At kung ano man ang sasabihin ng Lord sa inyo, ay tunay nga pong sundin ninyo para po ang prosperity, ang blessing ay mararanasan ninyo. At higit po sa lahat, you will support this church. You will support Pastor Akay and the workers at lahat po ng gawain dito po sa JIL Bagbagin. Hallelujah. Hallelujah. Rabakaya rasikara rabakande shakaya rabakaya rakanda rabakande. Lord God, sa oras po na ito, this is the anointing oil of prosperity. Prosperity in every way, O God. Prosperity in physical, in mental, in emotional, at higit sa lahat, financial, Panginoon. Nakikita mo ang needs, Panginoon, to proclaim the gospel. Kulang kami, Panginoon, ng resources. But with this all, na ipapahid po namin sa iyong mga anak na nag-commit to support this church, O God. Tunay nga po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na ibubuhos mo sa kanila, alisin mo ano man ang suggestion ng kaaway. Alisin mo, Panginoon, ang pagtatangka ng kaaway na sirain yung covenant nila. From this day on, Father God, every cent, every blessing that you will pour out on them, Panginoon, kabahagi ka, Panginoon. Kabahagi ang gawain mo. Sapagkat tunay nga po, O Diyos, the more na ikaw ay i-honor nila, tunay nga, O Diyos, the more blessings will come and you will use them from the end time harvest, O God, ng mga kaluluwa na kailangang maligtas. Hayaan mo po, as we put the oil on their foreheads, hayaan mo po, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na spirito ay dumaloy, Panginoon, sa kanilang buong pagkatao, magmula sa kanilang mga ulo, Panginoon, sa kanilang mga kamay, lahat ng hahawakan ng kanilang mga kamay. Lord, i-bless mo in the mighty name of Jesus. Lahat ng hahawakan ng kanilang kamay, kung sila'y magmananalangin, kung sila'y magre-reach out, hayaan mo, Panginoon, na ang kagalingan ay dumaloy po sa kanilang mga kamay. Anyone na ipagpe-pray po nila ay gagaling, Lord God, in the mighty name of Jesus. Ang kanilang mga paa, anywhere they go, O God, yung pabor mo, it will happen in their lives, O God. Ang mga lugar na tatapakan nila
ana ang kinapo namin sa pangalan ng Panginoong Jesus na ang mga lugar na pupuntahan nila, ang mga opisina, ang mga eskwelahan, Panginoon, ang mga palengke, lahat ng lugar na tatapakan ng kanilang mga paa. As we anoint them, O God, ang lugar na yon ay mapubuksan ng iyong mga salita at marami ang makakakilala sa iyo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ia-anoint lamang po kayo, papahiran po kayo ni Pastora Kay ng oil. We don't need to pray kasi nag-pray na po ako. So, tayong dalawa. Makamit ko man pangarapan, mithin
us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isa lang po yung paalala. Whatever God will give you, huwag po kayo na tatalikod sa inyong commitment. Kapag napakalakip na po nung blessing, baka magkaroon po kayo ng pagbabago ng isip, ng commitment. Never, never do that. Kung ano pong pinangako nyo sa Panginoon, then fulfill it hanggang sa tayo po dumating na sa rapture of the church. Marami pong pagsubok na darating, maraming challenges. But hold on to your faith. Panampalatayanan nyo po ng Diyos, pagpapalain po tayo. Because we have a cause. Ang cause po natin is the salvation of many people. Bless nyo po lagi. Encourage nyo po lagi ang inyong pastora. Ang mga workers, kung hindi po kayo mga workers, encourage nyo po sila. Kahit man lang tapik, good work, good job. Para po hindi po sila ma-discourage sa paglilingkod sa Panginoon. Ako po yung huli nang mananalangin. Ama, maraming maraming pong salamat. I know and I believe in my heart na tunay nga pong kikilos ka. I declare it in the name of Jesus. Sama-sama po kami ni Pastora Kay, ni Pastora Abby. We're declaring an abundant blessings upon all those people, Panginoon, na nag-desire to help in the ministry. Dito po sa JIL Bagbagin. Pagpalain po sila, umaagos, dumadaloy, Panginoon, at rumaragas ang pagpapala, O Diyos, ang maranasan ng iyong mga anak na nanampalataya that they were truly blessed, O God, that you are with them. Panginoon, marami pong salamat. Kasama po ng prosperity ay hindi lamang po pinansyal, maging ang aming mga physical na katawan. Panginoon, hayaan mo po sino man ang may sakit at karamdaman, yung oil na pinahid po namin sa kanila, that's a symbol of the Holy Spirit. At tunay nga po ang sabi ng Panginoon, by His stripes we are healed. Claim nyo po yon, dahil alam ko po na ang Diyos ay hindi tumatalikod sa Kanyang pangako. Ano man po ang nararanasan po natin, sakit at karamdaman, God can heal you. Amen po ba? Amen. At dinedeklara po namin ang kagalingan from the top of their head to the sole of their feet. They are completely healed, regenerated, restored by the power of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. At patuloy po, Panginoon, sa lahat pa ng bagay na gagawin mo po sa aming mga buhay, patuloy na itataas ka, papupurihan, luluwalhatiin, walang iba, Panginoon, sa aming puso, tanging ikaw lamang. Sa iyo po lahat ang papurit pagsamba, in Jesus' name, amen and amen. Sige po, mag-victory song po tayo. Palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, pwede po ba tumayo ang lahat ng nagpagpala at matagumpay sa umagang ito? Amen! Patuloy po tayo magbibigay ng salamat para sa ating Panginoon.